Hi, ako si Tim. Isa akong college student. 19 years old ako at isa akong shapeshifter. Sa mga di nakakalam ng shapeshifter, kami yung mga kakaibang nila lang na kayang baguhin yung anyo. Kaya namin gayahin kung ano yung itsura ng tao. Pwede namin kopyahin yung mga nakikita namin. Di naman ako dati ganito. Nagsimula lang to nung 10 years old ako. Nung una, kala ko nagbabalat lang yung balat ko. Bigla na lang ako nagulat na nag-iiba na rin yung kulay at hugis ko. Di ko rin nga pala alam kung nasan yung mga magulang ko. Kinupkup lang kasi ako ng foster parents ko. Ang sabi lang nila, nakita lang nila daw sa tabi ng pinto nila. Tinay naman nila hanapin yung magulang ko. Kaso, wala daw nakita. Eh, sakto. Hindi kaya magbuntis ng foster mom ko. Kinukup na lang nila ako. Kaya hanggang ngayon, curious pa din ako kung ano ako. Nalaman din na ng foster parents ko yung kakayahan ko. Pero sabi nila, huwag ka daw ito papakita kahit kanino. Baka daw kasi patayin nila ako dahil matatakot yung mga tao. Pumili na lang din ako ng itsura at nagstay na lang ako sa ganito. Ang sabi ko din sa sarili ko, mamumuhay ako ng normal. Hindi ko ito gagamitin kahit kailan. Pero nung nag-start ako mag-college, biglang nagbago ang lahat. Mabig ka nga sa dinadaanan ko. Siya nga pala si Beth. Yung sikat na influencer sa school namin. Siya din yung pinaka-ma-attitude na tao sa buong school namin. Nakatayo ako nun sa hallway nung bigla niya ako tinulak. Pangit kasi yung pinili kong itsura para hindi agaw pansin sa iba. Ay, sorry. Pero pwede nga naman gumilid, di ba? Ba't parunong sumagot ng batang to, ah? Bakit? Di naman sa'yo tong school na to, ah. At sino naman nagsabi sa'yo? Bakit? Asan yung pangalan mo dito? Piloso ka pa talaga. Baka di mo alam. Lolo ko may-ari ng school na to. Ah, ganun ba? Sa lola mo naman pala eh, hindi naman sa'yo. Biglang nagtinginan lahat ng tao sa hallway nun. At halatang halata sa mukha ni Beth na napahiya siya ng sobra. Kaya kitang ipatanggal sa school na to. Bet. Aba, sinusubukan mo talaga ako, ah. Sige, anong pangalan mo at section mo? Siyempre, hulaan mo. Aba, 1,000 sa magbibigay ng name at section niya. Ano? Walang magsasabi? Huwag mo nasayangin oras mo. Hindi ako kilala sa school na to kagaya mo. Kamag-alala. Tatandaan ko mukha mo. Okidoki. Bigla siya tumalikod at nakasimangot na umalis. Kala ko isang beses ko lang siya makikita. Pero nagulat na lang ako nung pinatawag ako sa principal's office kinabukasan. Ako ba si Tim? Opo. Ako po yun. Bakit po? Ikaw ba ito na sa video? May nag-record pala ng pag-aaway namin ni Beth. At nag-viral ito sa campus namin. Napahiya ko ba naman yung apo ng may-ari ng school? Siya po kasi yung nanguna dyan.
Kahit na. Alam mo ba na pwede akong matanggal sa ginawa mo? Dahil sa ginawa mo, matatanggal sa school na to yung advisor mo. Di ko alam kung nakarating na to sa lolo niya, pero... Hindi pa po nakakarating sa lolo niya. Oo, magpasalamat ka kapag hindi to nakita ng lolo niya. Ano po ba itsura ng lolo niya? May picture po ba kayo? Hindi mo ba nakikita yung malaking picture sa lobby? Ah, siya po ba yun? Kala ko teacher lang. Naku, yan yung dahilan kung bakit ka matatanggal eh. Di mo kilala, binabangga mo. Matatanggal po ako? Oo, bago pa malaman ng founder ng school na to. Sige po. Kunin ko lang po yung mga gamit ko. Umalis ako nun sa office niya at nagpalit ako ng itsura sa CR. Sakto at may dala akong ekstrang damit sa locker. Ginaya ko yung itsura ng founder ng school namin. Ay, Sir Mangilag, napadalaw po ata kayo. Kung concern niyo po yung batang nang pahiya sa apo niyo, tinanggal ko na po. Ha? Bakit mo naman tinanggal? Pinahiya po yung apo niyo eh. Alam ko naman po na mahal niyo po yung apo niyo at ayaw niyo po siyang nakikitang napapahiya. Bakit mo pinapangunahan ng mga desisyon ko? Gusto ko nga ilagay mo yun sa same section ng apo ko eh. Masyado na rin nagiging spoiled yung apo ko. Bagay lang sa kanya na may taong hindi natatakot sa kanya. Ay, ganun po ba? Sige po, papabalikin ko po. Mabuti. At kapag pala yung apo ko gusto kong ipatawag, pagsabihan mo. Sabihin mo na utos ko lahat ng to. Kahit anong sabihin niya, huwag mo akong tatawagan. Sige po, masusunod po, Sir Mangilag. Siya. Pabalikin mo na yung estudyante na yun at ilipat mo na ng classroom. Mauna na ako. Sige po. Ingat po. Habang papalis ako ng classroom, biglang sumulpot yung principal sa pinto namin. Team, kunin mo mga gamit mo. Ililipat kita ng section. Yari ka sa akin, Beth. Kailangan mong matuto sa buhay. We'll be right back.